Mayroon ka bang anak o asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa? Ilang taon mo na ba siyang hindi nakakasama? Yung tipong gustong-gusto mo na siyang yakapin, ngunit wala kang magawa? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Bigla na lamang pumatak ang mga luha sa mata ng binatang si Junjun. Paano naman kasi ay palagi na lamang silang hinahamak ng ibang mga tao nang dahil sila ay mahirap lamang. Isang araw ay nagulat ang isa nilang kapitbahay dahil nawala ang kanilang mga sinampay. Naku po, sino pa nga ba ang gagawa ng bagay na yan? E di walang iba kundi ang pamilya ni Aling Marita. Nakakasawa na talaga na magkaroon ka ng isang magnanakaw na kapitbahay, parinig ni Aling Maricar. Pasensya na po kayo pero hindi po kami magnanakaw. Mahirap lang po kami pero hindi po namin magagawa ang ibinibintang nyo sa amin. Pagdepensa ni Junjun sa mga sinasabi ng babae. Hindi kasi nakapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga magulang. Wala itong mga permanenteng trabaho, kaya madalas silang hindi makapagbayad sa upa ng bahay. Kaya ganoon na lamang ang tingin ng mga tao na nakapalibot sa kanila. Yung kapag may nawawalang bagay, ay sa kanila agad ang atensyon ng kanilang mga kapitbahay. Anak, huwag ka nang sumagot sa mga sinasabi nila. Alam naman natin sa ating sarili na hindi tayo ang gumagawa ng isang pagnanakaw, paliwanag ni Aling Marita. Ngunit para sa binata ay sobra-sobra na lamang ang pangahamak sa kanila ng ibang mga tao. Porket mahirap sila ay parabang kaya na nilang gumawa ng masasamang bagay. Nang dahil sa tulong ng kanyang tita na nasa ibang bansa, ay nakatapos naman sa high school ang binatang si Junjun. Gustong-gusto na talagang matigil ng binata ang ganitong mga pangyayari, kaya napagdesisyonan niyang magtrabaho sa ibang bansa. Agad nitong kinausap ang kanyang tita na kung pwede ay ipasok siya nito sa trabaho. Tita, nakakahiyaman po pero pwede niyo po ba akong tulungan na magkaroon dyan ng trabaho? Kailangan ko na po kasing tulungan si nanay at tatay, nahihiyang sabi ni Junjun. Tamang-tama, kailangan namin ng bagong trabahador. Mas gusto nila ang mga Pilipino dahil masisipag daw tayo, sagot ng kanyang tita. Agad nagsimula si Junjun sa pag-aayos ng kanyang mga papeles at hindi nagtagal ay dumating na ang araw na pupunta na siya patungo sa ibang bansa. Talagang sobra-sobra ang pag-iyak ni Aling Marita dahil sa unang pagkakataon ay matagal niyang hindi makakapiling ang kanyang anak na binata. Anak, hindi na ba talaga kita mapipigilan? Pwede naman tayong mabuhay dito sa Pilipinas nang masaya at masagana, umiiyak na sabi ng kanyang nanay. Pero nay, wala po akong alam na trabaho dito sa Pilipinas na makakapagbigay po sa atin ng magandang kinabukasan. Kunting tiis lang po dahil ito na po ang magiging sagot sa ating kahirapan, malungkot na sagot ni Junjun. Hindi malaman ni Aling Marita kung ano ang kanyang mararamdaman. Sapat na kasi sa kanya ang isang simpleng buhay basta't kapiling niya ang kanyang pamilya. Pero iba ang pananaw ni Junjun sa kanyang buhay. Ang gusto nito ay ang mabigyan niya ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Gusto nitong ipamuka sa mga taong nangahamak sa kanila na kaya nilang magkaroon ng magandang kinabukasan. Lumipas lamang ang ilang oras ay nakapunta na sa ibang bansa ang binata. Masaya itong sinalubong ng kanyang tita upang ihatid sa isang kumpanya na kanyang pagtatrabahuhan. Mabigat ang magiging trabaho mo dito at hindi basta-basta. Gagamit ka ng lakas upang makapagtrabaho sa pang-araw-araw, paliwanag ng kanyang tita. Wala pong problema, sanay naman po ako sa hirap at handa ko naman pong gawin ang lahat para sa aking pamilya, sagot ni Junjun. Ngunit ang naiwang pamilya ni Junjun sa Pilipinas ay patuloy na hinahamak ng ibang mga tao. Talagang kinakapos sila sa pagpapera dahil bago pa lamang naman nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang anak. Maricar, baka naman pwedeng makautang ako sa iyo ng 100 piso. Ipambibili ko lamang ng pagkain. Pangakong ibabalik ko din sa iyo kapag nakapagpadala na ng pera si Junjun. Naubusan kasi kami ng pera ng aking asawa, nahihiyang sabi ni Aling Marita. Sa totoo lang ay marami na itong taong nilapitan, ngunit kahit na isa
ay walang nagpapahiram sa kanila. Kaya kahit may hindi sila pagkakaintindihan ni Aling Maricar, ay sinubukan niya pa rin na humingi ng tulong dito. Ganyan ba talaga kakapal ang mga mukha niyo? Nagagawa mong lumapit sa mga taong ayaw sa inyo? Manigas kayo sa gutom dahil kahit na kailan ay hindi ko kayo tutulungan. Natatawang sagot ni Aling Maricar. Pasensya ka na talaga. Naubos kasi ang pera namin dahil kinailangan ito ni Junjun para sa pag-alis niya. Sige, aalis na kami at pasensya ka na. Nakayo kong sabi ng matandang babae. Ngunit habang naglalakad papalayo ang mag-asawa ay hindi pa rin tumitigil sa pagsasalita si Aling Maricar. Patuloy ito sa panghahamak at walang ibang ginawa kundi ang maliitin sila. Tandaan nyo na kahit nagtatrabaho sa ibang bansa si Junjun ay hindi kayo magiging mayaman. Wala naman siyang alam sa paghawak ng pera. Isa pa, high school lamang ang tinapos ng inyong anak at lumaki siya sa isang mag-asawang walang alam. Pahabol na sabi ni Aling Maricar. Hindi na lamang ito pinansin na mag-asawa. Mas lalaki lamang ang pagtatalo kung papatulan pa nila ang mapanghamak nilang kapitbahay. Wala rin naman kahit na sino ang kakampi sa kanila dahil masamang tao ang tingin sa kanila ng iba. Lumipas ang 3 buwan ay hirap na hirap si Junjun sa kanyang trabaho. Ngunit kahit na ganun ay patuloy ito sa pag-iipon ng pera. Nagpapadala naman siya sa kanyang pamilya ngunit hindi naman ito malaking halaga. Nay, pasensya na po kayo ni tatay. Yan lang po talaga ang kaya kong ipadala sa ngayon. Sabi ng binata sa telepono. Walang problema anak. Alam mo ba na malaking halaga na ito? Makakabili na kami ng pagkain sa pang-araw-araw. Maraming salamat anak. Sagot ni Aling Marita. Kumusta na po kayo dyan sa Pilipinas? Hindi na po ba kayo hinahamak ng ating mga kapitbahay? Tanong ni Junjun. Saglit ay hindi nakasagot ang matanda sa tanong ng kanyang anak. Pero napiling magsinungaling ni Aling Marita upang hindi na mag-isip ang binata. Simula na kapag ibang bansa ka, ay hindi na kami hinahamak ng ibang mga tao. Sagot ni Aling Marita. Ganun po ba? Maraming salamat naman. Sige po nay, magpapaalam na po ako dahil kailangan ko na pong pumasok sa trabaho. Masayang sabi ni Junjun. Mahal, bakit ka nagsinungaling sa ating anak? Palagi pa rin naman tayong minamaliit at pinagbibintangang magnanakaw ng ating mga kapitbahay. Tanong ng matandang lalaki. Alam mo naman na kapag sinabi ko yun sa ating anak ay baka magulo ang kanyang isipan. Magtiis na lamang tayo ng hirap. Wala naman tayong magagawa kung iyon talaga ang tingin sa atin ng mga tao. Sagot ni Aling Marita. Lumipas ang 2 taon ay nagkaroon ng kaibigan ang binata sa ibang bansa. Naging kaibigan niya ito matapos niya itong tulungan at dalhin sa ospital. Nang dahil sa kanyang magandang pag-uugali ay napagdesisyonan ng mayamang lalaki na patirahin siya sa bahay nito. Gulat na lamang si Junjun dahil mayaman pala ang pamilya ng kanyang natulungan. May sakit ang tatay ng kanyang kaibigan at kailangan nito ng isang tagapag-alaga. Sa gabi kasi ay nagtatrabaho ang mayamang lalaki kaya kinuha nitong tagapag-alaga si Junjun. Nang dahil doon ay nagkaroon ng 2 trabaho ang binata at nang dahil doon ay mas lumaki pa ang kanyang kinikita. Nagkalapit ang loob ng 2 at hindi nagtagal ay para na rin isang tunay na anak ang turing ng matanda sa kanya. Hanggang sa isang araw ay pumanaw na ito. Nagulat na lamang siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Junjun, may hiniling sa akin ang aking ama. Gusto ko rin daw niyang bigyan ng kanyang mga pamana. Nagkasundo kaming magkakapatid na tuparin ang kahilingan ng aming tatay dahil isa kang mabuting tao. Sabi ni Jacob sa wikang Ingles. Hindi makapaniwala si Junjun sa nangyayari sa kanyang buhay. Kung ganito kasi ang mangyari ay malaking pera talaga ang pwede niyang matanggap. Kahit nasa ibang bansa pa si Junjun ay napagdesisyonan nito na magpatayo ng isang restaurant sa Pilipinas. Gusto nito na sa kanyang pag-uwi ay mayroon na siyang pagkakaabalahan na isang negosyo. Malaki talagang halaga ang kanyang natanggap. Ngunit kahit na wala na ang kanyang inaalaga ang matanda, ay nananatili pa rin ito sa bahay ng kanyang kaibigan.
Ilang buwan pa ang lumipas ay nakauwi na si Junyun sa sariling bansa. Kasabay ng kanyang pag-uwi, ang pagbubukas ng kanyang ipinatayong restaurant. Gulat naman si Aling Marita at ang asawa nito nang bigla silang puntahan ng isang lalaki. Manager daw ito sa isang magandang kainan at meron daw silang libreng pagkain dahil kabubukas lang daw ng kanilang tindahan. Ma'am, sir, namimigay po kami ng libreng pagkain. Mamayang hapon ay pwede po ba kayong pumunta? Tanong ng isang lalaki. Pero totoo po ba na wala talaga kaming babayaran? Kasi sa totoo lang po ay wala talaga kaming ipambabayad dahil nagtitipid kaming dalawa. Kinakabahang tanong ni Aling Marita. Wala po talaga kayong babayaran dahil kabubukas lamang po ng aming restaurant. Ginagawa po namin ito para makilala kami ng maraming mga tao. Sagot ng lalaki. Lumipas ang ilang oras ay pumunta sa restaurant ang mag-asawa. Naroon rin si Aling Maricar na nakita nilang pinagtatawanan silang dalawa. Hindi man lang kasi napaghandaan ng mag-asawa ang kanilang kasuotan dahil wala naman silang maayos na mga damit. Tingnan mo nga naman, ang swerte talaga ng mag-asawang to dahil nakatanggap din sila ng libreng pagkain. Siguro ay ito pa lamang ang unang beses na makakakain sila sa isang magandang restaurant. Natatawang sabi ni Aling Maricar. Lumipas ang ilang minuto ay inihain na sa kanila ang kanilang mga pagkain. Nagpanggap na isang waiter si Junyun sa kanyang mga magulang. Nakasuot ito ng sombrero at face mask upang hindi siya makilala ng mag-asawa. Ito na po ang inyong pagkain. Sana po ay magustuhan nyo. Magalang na sabi ni Junyun. Maraming salamat, iho. Magugustuhan talaga namin ang mga pagkain dito. Sa totoo lang, ay ito ang kauna-unahang beses na makakatikim kami ng ganitong klase ng mga pagkain. Masayang sagot ni Aling Marita. Hindi mapigilan ni Junyun ang pagtulo ng kanyang luha. Sa haba kasi ng panahon, ay muli niyang nakita ang kanyang mga magulang. Tulad ng dati, ay sobrang simple pa rin ng mag-asawa at palagi nagpapasalamat sa mga biyaya na kanilang natatanggap. Lumipas ang ilang minuto ay nakatapos na sa pagkain ng mag-asawa. Nanlambot na lamang ang mga ito nang ibigay ng waiter ang isang resibo. Ma'am, sir, ito na po ang inyong babayaran. Maraming salamat po sa pagpunta dito sa aming restaurant. Pakunwaring sabi ni Junyun. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa dahil ang akala talaga nila ay wala silang babayaran. Natatawa na lang si Aling Maricar nang makita nito na sinisingil ng waiter ang kinaiinisan nilang mag-asawa. Ang malas naman nila. Sigurado ako na maghuhugas sila ng pinggan dahil wala silang pambayad sa mga kinain nila. Natatawang sabi ni Aling Maricar. Si Aling Marita naman ay kamangkaba habang dumudukot ito ng pera sa kanyang bulsa. Mayroon naman silang pera dahil nagpapadala naman si Junyun, ngunit talagang natitipid sila. Ang akala ko po ba ay wala kaming babayaran? Pasensya na po kayo pero kulang po ang aming pera. Nakayukong sabi ni Aling Marita. Nagulat na lamang ang mag-asawa nang biglang tumawa ng malakas ang waiter. Hinubad ni Junyun ang kanyang sombrero, pati na rin ang kanyang face mask. Inamin ito na nagpapanggap lamang siya at ang restaurant na ito ay pagmamay-ari nila. Anak, miss na miss ka na talaga namin ng tatay mo. Umiiyak na sabi ni Aling Marita, sabay niyakap nito si Junyun. Nagpalakpakan ang maraming tao, pati na rin ang mga empleyado doon. Gulat na gulat din si Aling Maricar dahil hindi nito akalain na sa pamilya ni Aling Marita ang restaurant na ito. Nagmamadaling umalis ang mapanghamak na babae dahil napahiya ito. Hindi niya lubos akalain na magiging mayaman si Junyun sa pagtatrabaho nito sa ibang bansa. Simula noon ay hindi na naghirap ang pamilya ni Aling Marita. Nakakakain na sila ng masasarap na pagkain at hindi nagtagal ay nakapagpatayo sila ng bagong bahay. Hindi na rin sila pinagbibintangan na magnanakaw dahil mas mayaman pa sila sa mga taong nangahamak sa kanila. Sa buhay natin ay huwag tayong tumingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Ang pera ay isang material na bagay lamang at ang mahalaga ay marunong kang makisama. Palagi mong tatandaan na ang isang taong mayaman o mahirap
ay pantay-pantay lamang sa paningin ng ating Panginoon. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.